lapot na lang salsa, oh. Init ulit tayo dito ng mantika. Quality na raw. Hanguin na natin. Oh, ganun lang po ang ating style ng chop suey. Oh. Magandang umaga mga kabayan at happy holiday po sa ating lahat. Tayo po ay magluluto uli ng anim na putahe at may paluto po uli tayo, may orders tayo. So ito po ay paluto ni Ma'am Joy Espinili ng Camilla Homes, Lipa City. Thank you ma'am sa tiwala ating luto. At gusto ko rin lamang mapumbatiin si Sir Mansueto Gatdula ng Occidental Mindoro. Yan, shoutout sa inyo sir at salamat sa palaging panonood diyan sa Occidental Mindoro. Ingat po kayo diyan, sir. So magluluto nga po tayo ng anim na putahe. Magluluto po tayo ng 5 kilong puchero, 2 kilong beef caldereta, 2 tray na lumpia Shanghai. Tapos ay fish fillet, magluluto po tayo ng 2 kilo fish fillet. Magluluto rin po tayo ng pancit Mickey Bihon sa Bilao, tapos ay isang tray na chop suey. So atin na pong simulang pagluluto at ito po ay maaga-aga natin di-deliver dito sa Camilla Homes, dito sa May Robinson, Lipa City. Buhay na ho natin ang apoy. At salang na po natin tong ating yepo. 5 kilong pamputsero, lalaga po muna natin yan. Natin tubig. Tapos timplahan po natin yan ng asin. Okay po tayong paminta. Nakalabong po natin. Hintayin natin lumambot. At timplahan, marinated po muna natin itong ating beef. Maglagay po tayo dito ng paminta. Ready po tayo ng toyo. Worcestershire. Lagay din po tayo ng pickles. Sweet pickles. Naglagay din po tayo ng pineapple juice. Haluin lang po natin. Marinated po muna natin itong ating ano, pang beef caldereta at maya-maya natin ito sasalang. Set aside muna natin.
So, timplahan din po natin yung ating panglumpia Shanghai para mabalot na natin. Lagay po tayo dyan ng asin. Ayan, konting asin. Tansyahin lang po natin ang asin. Lagay po tayong paminta. Pamintang durog. Ilagay din po tayo ng chicken powder. Chicken powder. Ilagay din po tayo ng itlog. Ilalagay din po tayo ng sesame oil. Ito po ay pinagiling ko na sa palengke. Meron na po yung gulay, sibuyas, bawang, carrots, at may kinchay at bell pepper na rin po yan para titimplahan na lang natin. Yeah, maglalagay din po tayo ng konting harina para hindi po nagtutubig yung ating lumpia Shanghai. Yeah. Konti lang po. Hindi po kasi natin nilagyan ng kahit konting harina, ito ay nagtutubig, madaling makasira ng wrapper pag tinimplahan natin. Alright, pwede na ho natin itong balutin. Gayatin po natin itong ating pang-fish fillet. Sa mga nagtatanong kung anong isda po ito, ito po ay cream dory. Ayan, ganyan lang po. Ganyan kalalaki. Yan, timplahan po natin yung ating ano, fish fillet. Nagayat ko na ho. Lagay po tayo dyan ng itlog. Lagay tayo ng garlic. Lagay po natin ng white pepper. White pepper. Tapos maglagay din po tayo ng konting chicken powder. At tapos katas ng kalamansi. Pwede rin po kang gumamit ng lemon. Tapos lagay din po tayo ng konting ano, harina. Lalagay din po tayo ng konting cornstarch. Haluin lang po natin. Hindi po tayo maglalagay ng pampaalat dito. Ito po ay may lasa na. Okay na. Okay na itong ating pang ano, fish fillet. Pipretuhin na lang po natin ito maya-maya.
buhayin po natin apoy dito sa kabila. Set up natin yung ating kalan at sasalang na po tayo dito ng kalderetang baka. Lagay na po tayo dito ng mantika. Unting mantika. Lalagay din po tayo ng konting margarine. Isa lang po tayo ng bawang. Natin yung sibuyas. Sabay na po natin yung chorizo de Bilbao para mabango yung ating chorizo. Ginisa natin. Tapos mag-isa po tayo ng tomato sauce. Lagay po natin yung ating minarinated na beef. Kahalo mabuti. Hinaan po natin apoy. Lagay natin sa medium heat. Tapos ating pong takpan. Hintayin natin ito lumambot. Prepare po natin dito yung ating gulay sa chop suey. Ayan, ganyan lang ang ating gayat. Cauliflower. Yung cauliflower, parang di po yung pag-ano ng broccoli. Hanapin nyo lang yung tangkay para hindi masyadong maksaya. Patiin lang po natin yan. Meron tayo dito ng ano, tengang daga. Bababad natin sa mainit na tubig. Ayan, mamaya ho ipagana 'yan. Dalaga po tayo ng ano, itlog ng pugo para sa ating chop suey. Damihan na natin. At habang nagtatalop nito ay parang sa paubos eh, kaya dadamihan na natin. Yan. Itira pa. Pambagong taon. Samahan natin ang nilagang itlog para may mapapaksibot yung charap. Salang natin dito sa maliit na kalan. Lagyan natin konting asin.
Testingin po natin to. Malambot na. Hanguin na po natin yan. Lagay po natin dito sa strainer para makatulo at atin po itong papalamigin. Tapos ating ipiprito. Gawin natin itong crispy puchero. Tama, pagpapalambot eh. Oh. Itong sabaw, hindi ho natin tatapon niya. Gagamitin natin niya pag niluto natin yung ating puchero. Mag-init po tayo dito ng mantika. Piprito tayo ng ating gulay ng puchero muna. Unahin natin. Aba, pinapalamig pa natin itong ating karne. Dito saging. Medyo maliliit ang saging kaya buo na. Parang pasundot saging. Pwede na ho ito. Maganda na pagka-aprito. Brown na brown. Ang sunod diyan ay sunog na. Sunog na. Sunod natin yung patatas and carrots. Pwede na ito. Hanguin na natin yung patatas and carrots. Ito naman natin itong karne. Hinaan muna natin ang apoy. Sasabay-sabay na natin ito. Isang bagsakan lang. Saan natin ang apoy. Tapos takpan po natin at yun ay magpapalantikan eh. Pa tayo madali. Buksan po natin ito. Hop. Pwede na ito. Hanguin na po natin yung ating pamputsero. Papalamigin na lang po natin yan at ating gagayatin. Testingin po natin itong ating baka. Malambot na. Pwede na ito. Malambot na. Alagyan na po natin ang gulay. Lagyan natin ang patatas and carrots. Lagyan natin ang table spread. At lagyan na rin po natin ang keso. Para cheesy. Cheesy beef caldereta.
lagyan po tayo ng konting hot sauce. Ang init po ulit tayo dito ng mantika. Luluto tayo dito ng fish fillet. Uy, pwede na. Ilagay na po tayo dyan ang bell pepper. Ilagay din po tayo ng kaunting aromatic. Ilagay natin ang daon ng laurel. Iinin lang po natin to. Hindi na natin tatakpan. Luluto-lutoy lang po natin ng kaunting yung bell pepper. At titikman natin kay Bochum Charap kung pasado na. Alright, pakuluin lang po natin saglit. Tikman na po natin kay Bochum Charap. Bochum Charap, please, pasuyo. Quality! Quality! Patayin na natin ang apoy. At hahanguin na po natin itong ating beef caldereta. Oh. Lapot na nasarsa, oh. Ngayon na ho natin. Ilagay natin dyan sa magandang lalagyan. Amoy Pasko eh. Amoy kaldereta. Sa-idin natin yung sauce at yung napakasarap na sauce na yan. Pag dumantay sa kanin yan eh. Ito na po yung ating beef caldereta. Prito po tayo dito ng fish fillet. Fish fillet. Meron po tayo dito ng breadcrumbs. Ilagay natin sa breadcrumbs.
na po natin yung ating first batch ng fish fillet. Fish fillet a la tempura. Salain ulit natin ang mantika para hindi mabilis umitim. Sasalang ulit po tayo. Pwede na ho itong ating last batch ng fish fillet. Patayin na natin ang apoy. Alright. Fish fillet. Gagawa na lang po natin yung lang sauce. Sarang naman po tayo dito ng Shanghai. Lumpiang Shanghai. Nag-init ulit tayo dito ng mantika. Lagay tayo ng mantika. Star sa kusina. Star margarine. Bawang. Sibuyas. Ah, pag mabango na ho yung ating sibuyas at bawang, medyo luto na. Lagi tayo tomato sauce sa ating ibisa para hindi aasim. Lagay po natin yung ating karne. Ginayat ko na. Patatas, carrot, and saging. Lagay po tayo ng kaldo. Yung iba, gamitin natin sa pansit. Timpla tayo na paminta.
pineapple juice. Lagay din po tayo dyan ng brown sugar. Kaunting brown sugar. Ketchup. Banana ketchup. Lagay po tayo na pork and beans. Nagyan po natin ang garbanzos. Haluin po natin. Takip. Alright, pakuluin po natin at saka natin lalagay ibang gulay. Hanguin na po natin tong first batch ng Shanghai. Lagay natin sa strainer para makatagas yung mantika. Salang ulit. Buksan po natin ito. Nakulo na. Wow! Ang bango! Lagay na po natin yung baguio beans at repolyo. Samahan na rin po natin ang bell pepper. Haluin lang po natin. Lutuin natin yung gulay. Naluto ng konti yung gulay, patitikman po natin kay Bochog Charap. At lasa ko ay katalo na ito. Ating Batangas style crispy pochero. Ito masarap dyan, eh. Saging. Yan, saging. Hindi nawawala sa handaan. Puchero. Okay na raw po itong ating puchero. According kay Bochog Charap, oh. Quality na raw. Hanguin na natin. Baka ma-overcook pa ang gulay. Ah, awak-awak. Dalawang tray. Right. Yan na po ang ating Batangas style pochero.
ready na po ito. Last batch ng ating Shanghai. Tayo na natin ang apoy. Alright. Chop suey at Mickey Bihon na lang po ate lulutuin. Salang po tayo dito mga kabayan ng chop suey. Ilagay na po tayo ng mantika. Tayo magigisa muna. Bawang, sibuyas, pag medyo luto na po yung ating sibuyas at bawang, mabango na ang paligid, lagay natin ang atay balunan. Sahog pa lang, ulam na. Paminta, maglagay po tayo ng black pepper. Liquid seasoning. Oyster sauce. Chicken powder. Right, luto-luto lang po natin yung ating panggisa. Ating sahog, luto-luto lang po natin. Alright, sabawan po natin. Tatamtamang sabaw lang. Yun. Takpan po natin ating pakukuluin. Nakakulo na. Yan, pwede nyo tikman niya mga kabayan. Depende sa panlasa nyo, pwede nyo dagdagan ng alat o anumang pwede rin kayo maglagay ng mga kabuti. Ilagay na po natin yung carrots and sayote. Yan, medyo matagal-tagal. Lumambot. Kulukuluin lang po natin saglit. Hindi natin tatakpan at baka ma-overcook yung ating gulay. Kailan po ay malutong pa rin yan. Sunod na po natin yung young corn, baguio beans, cauliflower. Lagyan din natin ang tengang daga. Kuluin lang po uli natin. Konting kulo lang. Tapos ilalagay natin yung repolyo at bell pepper.
Maglagay po tayo ng kaunting pinchay. Lagay na natin yung repolyo. Saka yung bell pepper. Halo-haloin. Alright, tayaan lang po natin kumulo. Alright, meron po tayo ditong tinunaw na cornstarch sa konting tubig. Papalaputin po natin na konti yung sauce, yung kanyang sabaw. Ganda ng ating chapsoy. Okay na ito. Patayin na natin ang apoy at baka ma-overcook ang gulay. Oh, ganun lang po ang ating style ng chop suey. Oh. Quality. Amoy pa lang, ano, bochok sarap. Quality! Anguin na po natin. Sandok na lang. Siyempre, hindi po kompleto yung ating chop suey. Pag walang itlog ng pugo, ay, meron po tayong itlog ng pugo. Mas marami, mas maganda, mas masarap. Ito ang ating chop suey. Alright, luto naman po tayo dito na Mickey Bihon. Lagay ulit tayo mantika. Chapochayin po muna natin yung ating karne. Hayaan po muna natin ito mag-light brown. So, lutuin muna natin. Yan, medyo light brown na. Lagay po natin yung atay. Simplahan po natin. Lagay tayo ng liquid seasoning. Oyster sauce. Chicken powder. Paminta.
Lagay natin yung gulay. Carrots and baggy beans. Repolyo. Isutay lang po natin hanggang sa medyo half cook yung gulay. Alright, pwede na po yan. Anguin natin. Gamitin po natin yung mantikang tinanggal natin. Balik natin sa kawali. Mag-isa tayo ng bawang. Tapos ay sibuyas. Timplahan po natin ang paminta. Toyo. Chicken powder. Liquid seasoning. Oyster sauce. Ilagay po natin yung ating kaldo. Tagtagan natin. Alright, takpan po natin at ating paukuluin. Pag kumulo, lalagay po natin yung bihaw. Yun, nakulo na. Ilagay na po natin ang bihon. Takip uli. Hayaan po natin lumambot ang bihon. Alright, pwede na po tayo maglagay ng Mickey. Mickey Batangas. Ilagay na natin yung nagpapasarap at nagpapabango. Kinchay. Haluin lang po natin hanggang sa maluto ng ayos yung Mickey. Op, lagyan po natin ng gulay. Yung kalahati ng gulay, lagay natin. Ang bango, bochup charap.
Quality. Alright. Alright. Alright, pwede na yan. Patayin na natin ang apoy. At last, okay, sasali na lang po natin to sa bilao. Yung kalahating gulay, lalagay po natin sa, ano yan, sa ibabaw. Ang inahon natin, lagay natin sa bilao. Sahog pa lang ulam na, oh. Alright. Ito na ho yung ating Mickey Bihon sa bilao. Alright, meron ho tayo dito ng ano? Minced garlic. Yung dinurog na bawang. Gawa po tayo ng sausawa ng ano? Lagyan lang po natin ng mayonnaise. Haluin lang po natin to. Para sa ating fish fillet, mayo, garlic. Alright, ganun lang po kadali. So yun, mga kabayan, naluto na po natin yung anim na putahe na paluto ni Ma'am Joy Trillanes Espinili. Yan, shoutout sa inyo ma'am at marami pong salamat. Salamat din po kay Ate Ake. Ayan. Nandito po yung beef caldereta. Dalawang tray na puchero. Mickey Bihon, isang bilao. Isang tray na chop suey. Fish fillet with mayo garlic sauce at lumpia Shanghai. Yeah, may kasama rin po yung sauce, sweet chili sauce. Tapos may kalamansi na rin po yung ating pansit. So yun, marami po ring salamat Ma'am Joy Trillanes Espinili at ito po ay i-deliver natin dito sa likod ng Robinson Lipa sa may dito sa may Camilla Lipa. Yan, Camilla Home siguro ito sa Lipa. Dapat po ay 10 a.m. ay nandun na tayo. So, sa mga gusto po magpaluto ay message lang po kami sa aming Facebook page at kami po ay nagre-reply doon. Happy holidays mga kabayan! Merry Christmas at Happy New Year po sa inyong lahat. At maraming maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik ninyo sa aming mga videos. Ingat po palagi tayo lahat mga kabayan at God bless po sa ating lahat. Sana po ay magkita-kita tayo uli sa susunod ko pang mga videos. Thank you.
Papasok ko na lang sa'yo. Pinapanood ko talaga ito eh. 1, 2, 3.